napigilan ni Aramina ang kanyang emosyon na ikwento kung ano ang nagtulak sa kanya para magsampa ng reklamong libel at grave coercion laban sa nakababata niyang kapatid na si Christine Reyes. Ang Star Bites sa atin ni Lars Santiago. Buhol-buhol ang hininga at halos hindi makapagsalita si Aramina nang itayag niya ang pagkasampa niya ng reklamo laban sa kapatid niyang si Christine Reyes. Isinampa ni Ara ang reklamong libel at grave coercion sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Ara, nagpasya na siyang kasuhan ng nakababatang kapatid dahil sa mga text na ikinakalat nito laban sa kanya. Masakit sa akin ito gagawin ko kasi sikat siya ngayon. Ayoko siyang masila. Pero hindi na kaya yung masyado na niyang hinahamak yung pagkatao ko. Parang niyurakan na niya. Sinabi nitong sinisingil siya ni Christine kahit wala naman siyang pagkakautang dito. Bumili raw kasi sila ng bahay para sa kanilang ina at ang kasunduan nila ay babayaran ni Christine ang 1,000,000 pisong down payment at si Ara naman ang maghuhulog sa balanseng 2.3 million pesos. Ngayon daw ay sinisingil ni Christine kay Ara ang 1 million pesos na ibinayad nito sa bahay kahit nasa pangalan naman ni Christine ang bahay na binili at kasalukuyang tinitirhan ng kanilang ina. Sa text rin umano ni Christine, sinabi nito kung hindi siya babayaran ni Ara, ay kukunin na lang nito ang mamahaling sasakyan ng kanyang ate. Sabi ni Ara, hindi na raw pera ang issue dito, kundi ang respetong dapat ibigay sa kanya ni Christine. Hindi pera ang habol ko po dito. Ang ano ko po yung pag-uugali niya. Na hindi ko dapat... Ready? Sorry, Tito Dar, kasi hindi ko kalain na magagawa niya sa akin yun. Na mismong kapatid ko ang nasabi ng gano'n. Nagsimula raw ang masasakit na text ni Christine kay Ara noong Holy Week gamit ang sariling cellphone ng nakababatang aktres. Ang ikinasasama ng loob ni Ara ay kinakalat pa raw ni Christine ang mga negatibong text niya sa mga kaibigan ng kanyang ate. Sa ngayon daw, bahala na si Christine kung ano ang gusto niyang gawin. Bahala na po. Bahala na siya kung anong sa tingin niya tamang gawin niya. Pero gusto kong paalam sa kanya na walang ibang tutulong sa kanya kundi kapatid niya at kinaganto niya. Nakita niyo naman kung paano ko naprotektahan. Sinubukan ko din ng GMA News ang panig ni Christine. Subalit kapag tinatawagan ang numero niya, ay wrong number ang sinasabi ng sumasagot. Maging ang manager ni Christine ay hindi sinasagot ang aming tawag. Lars Santiago, GMA News.